Hello guys, magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Sarsyado, simulan natin tulutuin. Sobrang sarap nito. So ito guys yung gagamitin nating tilapia sa pagluluto ng sarsyado. Ayan. So bali pinirito na rin namin to. Ayan. Bali ano yan? Apat na piraso na medyo malalaki. So ang gawin natin dito para mas maganda, hiwain natin, no? Ayan. Ayan. Hiwain natin sa gitna para medyo dumami. Ayan. Ah, napakasarap nito. Sobra. At napakabango. Tingnan nyo naman kung gano'ng ka-fresh ang tilapia na to. Oh. Diba? Sobrang fresh. Napakaganda. Sobrang bango talaga. Alam nyo, partner nito, sa akin ganito ulam na to eh. Kahit hindi nalagyan ng mga kung ano-ano. Naku, talagang ulam na ulam na. Tikman natin ito. Wow! Tignan nyo kung... Oh. Napakaganda ng tunog. Ibig sabihin yan, maganda ang pagkakaprito kapag ganyan yung ano. Okay? So, hatiin natin. Kala dumami. Para kunyari marami yung iluluto natin, no? Technique. Okay. Wow! Sobrang ano talaga? Sobrang bango. Lagay natin ulit doon. Siyempre, make sure, ha? I-make sure nyo na naghugas kayong maigi ng inyong mga kamay bago nyo gawin tong ano sistema na ganito. Okay. Napakaganda ng isda. So ayan. So okay, syempre luto na natin to. At yung mga gintong sumobra, napakasarap ito. At yung mga mamantika, no? Yung mga mamantika talaga, di ba? Pag pinirito nyo yung tilapia, sobrang mamantika niyan. Napakasarap niyang ihalo sa sinangag na kanin. Sobrang sarap. Ah, simulan natin tulutuin. So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali. Ayan, oh, sobrang init na, oh. Pwede natin itong simulan lutuin. So ito yung napakasimpleng luto, no? Para sa tilapia. Ano, gagawin natin itong masarap na sarsyado. So ayan. So first step na gagawin natin dito, ilagay natin ang bawang. Pagkalagay pa lang talaga ng bawang, talaga namang ano, napakabango na kagad. Then lagay natin ang ano, sibuyas. And gisa-gisa. And sa pagkakataong ito, sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Apat na pirasong kamatis at hiniwa namin ito ng ganito. Okay. Bango. Ulam probinsya. Lagyan natin ng asin at sprinkle natin ng dahon ng sibuyas. Then pakuluan natin to hanggang sa lumabas ang katas ng ating kamatis. Lumabas maigi yung lycopene nito. Then meron pa tayong ilalagay na ingredients dyan. Napakasarap nito guys. Kaya talagang ito yung mga talagang luto na simple pero talaga namang super recommended. No? Talagang kung nagtitipid kayo, bakit hindi? Ganito yung ulamin nyo. Magkano ang ano, ang magkano ang tilapia? Diba? Pwede kayong makabili ng halagang 50 pesos. Madami-dami na rin 'yon. Basta yung maliliit ang bibilihin niyo, 'wag yung malaki. 'Di ba? Bibili kayo ng ano, ng kamatis, mga 4 na piraso, depende kung gaano kayong karami sa bahay. Mura naman ang kamatis, mura din ang bawang, mura din ang sibuyas. At syempre, ito naman add-ons na 'to, itong dahon ng sibuyas. O, add-ons na 'yan. So, pwede kayong maglagay, pwedeng hindi. Yung tinatawag na optional. So, ayan, hayaan muna natin 'to na medyo makuluan pa ng todo, no, hanggang sa lumabas maigi yung katas. Kasi ganoon dapat pag magluluto kayo ng ano, ng sarsyado, kailangan lumabas maigi ang katas ng
kamatis. Yan ang kasi ang nagpapasarap. Kumbaga yun ang pinaka nagiging sauce ng ating ano, ng ating ulam. So ayan, hayaan muna natin na namakuluan to at lumabas maigi yung katas para mas maging masarap ang lasa. So ito guys, dahil kumukulo na ito maigi, haluin muna natin. Bango. Sobrang bango. So ayan, the next step ang gagawin natin dito, medyo lagyan natin ng konting tubig. So ito guys, lagyan natin ng konting tubig. Konti yun nalagyan natin. Okay lang maglagay tayo ng tubig kasi may dadagdag pa naman tayo dito. Kumbaga huwag lang matuyuan. Tinan nyo. Then medyo ipe-press natin to. Yan, press natin. Ang ganda. Okay. Sa iba, hindi nila ginagawa yon. Kapag nagluluto sila ng ganito, hindi na nila pinipress yan. Pero ako gusto ko ganito. So namin ganitong ginagawa para talaga nalabas yung lasa ng ano, kamatis. Di ba? Okay. Tikman natin. Wow. The next step gagawin natin dito, maglagay tayo ng asukal. Okay na yung ganun. Huwag naman sobrang daming asukal. Ang goal lang natin is mabalansin natin maigi ang lasa. Kaya tayo naglagay ng asukal. Ang bango. Sobra. Ayan. Tikman natin. Wow. Nakuha ko na kagad yung lasa nito. Pero dagdagan natin siya ng asin. Sobrang sarap. Promise, sobrang sarap talaga. Tikman natin ulit. Nagdagdag tayo. Kuha ko na yung lasa. The next step na gagawin natin dito dahil luto na yan, lagay na natin to. Ating isda. Sprinklean natin ng pampasarap dahon ng sibuyas. Uy, pwede rin kinchay ah. May budget-budget kasi alam natin medyo mahal ang kinchay compare sa dahon ng sibuyas. So yun guys, luto na yung ating napakasimple at napakasarap na tilapia recipe. Ginawa natin itong masarap na sarasyado. So yun, subukan nyo rin magluto ng ganito at siguradong magugusta ito na inyong buong pamilya. So yan. Kaya sana nagustuhan nyo ating dish for today. Kaya mo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pa mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gusto makatipid sa kanilang mga pang-araw-araw na uulamin katulad nito. So yan, hinati natin yan sa gitna para magmukhang marami. O, diba? Yun, sana nagustuhan nyo. Kaya magkita-kita ulit tayo bukas.